At number one visitors niya ay galing sa Philippines. Although may tumitingin din from Libya, India, Thailand, and Hong Kong. Ang assumption ko yung Libya, yung mga OFW. No, yung mga OFWs na tumitingin. Magpapadeliver sa relatives nila. Ano sabi sa search? Of the total traffic na meron si Lazada, only 14% galing sa search. Anong ibig sabihin doon? Lahat ng pumunta sa Lazada, hindi siya umaasa sa Google para sa traffic niya. Karamihan ng visitors niya, either kilala na siya, kaya siya pinupuntahan, o galing sa email, or galing sa social media. Okay? Keyword, pag hinahanap siya ng tao, pangalan niya, Lazada. Anong ibig sabihin nun? Hindi siya gano'ng nagra-rank ang keywords. Ang malakas ang branding niya sa pangalan niya mismo. So, anong lesson learned? Kailangan magaling kang bumili ng pangalan. Siguraduhin mo, wala kang kapangalan at madali siyang tandaan. Ano maganda doon sa Lazada? Parang ano siya? Parang tao. Diba? Kaya parang madali siyang tandaan. Diba? Para siya madaling tandaan kasi para siyang pangalan ng tao. Oh, tingnan niyo, saan daw galing ang visitors niya? 14.8% from Facebook. Meron din galing ng Google, Yahoo, meron din galing ng YouTube. Gaano karami ang nagli-link sa kanya? Total sites, linking. Diba napansin niyo, anong iniingi ko? Ano yung Alexa ranking? Gaano karami ang kanyang links? Ang suggestion ko sa inyo, maging flexible kayo dyan. Pag nag-SEO ka, ang pinaka-importante sa'yo, yung links. Gano'ng karami ang links niya. Sabihin, kung ako magpuputap ako ng website, gano'ng karaming links ang kailangan ko para tumapat ako dyan. So, kung halimbawa, gusto kong magkaroon ng website na si popular ni Lazada, kailangan magkaroon ako ng YouTube, magkaroon ako ng exposure sa Yahoo, kailangan nakalagay din pala ako sa Wikipedia, kailangan akong magkaroon ng blog, no? At kung ano-ano pa. Saan daw pumupunta yung tao kapag nagpupunta sa Lazada? Sa home site? Ayan, may nagbabasa rin ng blog. Ang weird, no? Sabi ni Alexa, mabagal daw yung website, pero actually in 2 seconds nagbubukas na siya. Para sa kanya, mabagal pa rin yun. Kaya huwag yung ganun pansinin yung slow at fast, no? Uptime, 100% up. Walang downtime. Walang downtime yung website. Based on this one, hindi pa siya nagkakaroon ng downtime. So, ibig sabihin, importante na reliable ang inyong hosting. Okay, nag-open pa kayo ng account sa Moz? Diba? Isa yun sa listahan na binigay ko, Moz.com. Nag-open ba? Nag-open? So, yun nag-open sa Moz.com. Ang pupuntaan yung website ay si opensiteexplorer.org. Pero ang gagamitin mong pan-login dyan ay yung Moz.com account. O, pakinote ha, opensiteexplorer.org. Pag na-identify mo na yung competitions mo, i-compare mo sila dyan. Magko-compare ka ng pages. Pag pinag-login ka niya, ang gagamitin mong pan-login ay ang iyong moz.com account. Diba? Pinag-create mo kayo ng account sa moz.com. No? Yan ang pinag-login dyan. So, for example, gusto kong malaman, halimbawa lang, hypothetically ito yung competition ko na based dun sa gusto kong gawing website. Nandiyan si lazada.com.ph, zalora.com.ph. Wala rin sulit eh. So, metrodeal.com. cashpinoy.com. Let's say, insongo.com.ph. Okay, so compare. Ibig sabihin, pag gagawa ka ng website, you don't have to start from scratch. Bago ka kumuha ng website, kailangan mag-research ka muna. Pagandaan mo yan, hindi basta gawa ka lang ng gawa.
lalo na pag sa internet. Kailangan tingnan mo kung ano yung popular, ano yung hindi popular, ano yung relevant, ano yung hindi relevant. Kukunin mo lang yung pinaka-relevant kasi magtitipid ka sa oras. No? So ano sabi niya? Lazada, the number one website in the Philippines today. Ah, sabi niya, point ko dito. Sige, point ko. Sinanchess siya. Ang domain authority daw niya out of 100 ay 45. 9,411 links for the past 60 days. Ganun karami nag-link sa kanya. 62 root domains, 195 ang kanyang total links. Na-share na raw siya sa Facebook ng 4,643 times. Na-like na raw siya ng 4,023 times. Sa Google Plus, na-share na raw siya ng 2,285 times. So, ibig sabihin, pag nag-promote ako ng website, sabihin ng kliyente ko, gusto niyang kalabanin si Lazada, yun yung pang marketing budget ko. How much ang kailangan kong gastusin para makakuha ko ng 2,000 likes sa Google Plus? Among others. So, ano lumalabas dito? Huwag natin tingnan yung page. O, sige, page-specific metrics. Ibig sabihin ng page, yung page na yung mismo, yung URL na yun. So, 52 raw ang most ranked ni Zalora, si Lazada, 50. Maraming mas mataas si Zalora, no? Pero mas maraming pa rin traffic si Lazada. Mas mataas pa rin ang traffic niya. Oh, internal equity passing links, 489 si Metrodeal. Wala ang ganun dito. Pero si Zalora, mas mataas ang kanyang external equity passing links, 1,312. Total external links, 1,330. Total links, 1,342. Kung tutusin nga si Lazada, konti lang ang links. So, nabi sabihin nun, hindi porket marami kang links, popular ka. Pwede kahit konti links mo, popular ka. Pwede nasa tao yun, no? Actually, yun ang na-realize ko kay Union Bank at saka kay BPI. Although, mas popular si BPI compared kay Union Bank pagdating sa links, pero pagdating sa Alexa, mas marami pa rin traffic si Union Bank kaysa BPI. So, it has to be a balance. Time shared on Facebook, mas maraming beses na share si Lazada kaysa kay Zalora. Pero kung tutusin, tingnan nyo itong isa, 95,000 ang kanyang shares. O, di ba, buong ganon? 95,000, cash Pinoy. Pero, anong ibig sabihin yan? Kahit na na-share ka ng 95,000 times, hindi ibig sabihin no, magna-number one ka. Okay? Kasi kung sa shares yun lang naman, no, 95,000, si Metro Dino, 3,800. Si Zalora, 3,700. Si Lazada, 4,600. Pero ang number one pa rin, si Lazada. So, hindi yan nadadaan sa dami. Quality pa rin siya. Okay? Now, meron siya tinatawag na root domain metrics. So, yung gagamit ng SEO, itong gagawin mo. Ha? So, yan yung mga ika-capture mong data. Yung Alexa, gano'ng karami yung nag-link sa kanya, kapos kailangan, kaya mo rin pumikap ng data dito. Kaya kayo nag-sign up for most.com para makakuha kayo yung data. Okay, ano bang pwede nyo makuha ng data rito? Ang isa sa mga pinaka-importanting pages, links dito ay yung top pages. Yan, pinaka-importante yan, top pages. Ibig sabihin yung website na yan, ano ang pinaka most visited pages niya. So, open natin siya. Hello there. So, ano naman pinaka-popular? Mobile and tablets. Siyempre yung homepage. Followed by mobile and tablets. Health and beauty. New items. Travel and luggage. MasterCard Lifestyle Mondays. Ibig sabihin siguro yung mga deals na available for MasterCard holders. Cameras. Computers and notebooks. Smartphones under 5,000 pesos. Chronograph watches. Mukhang maraming tumitingin nun. Toys and babies. Okay, babies. Okay, ganun.
Home and living, consumer electronics, sports, Chinese New Year deals, home appliance, Apple mobile, tablets, healthy juice and shake. Makita niyo yan, healthy juice and shake, talaga siya. Lighting deals, Valentine's Day shopping site, laptop, iPad, tablet, books, Sony PlayStation, etc., etc., etc. So maybe sabihin nito, ibig sabihin nito, kung yan ang pinakamalakas yan, at kung kaya mo lang mag-focus in one category, pwede magkaroon ako ng validation kung malakas yung category niyo. Kung hindi siya malakas na category, hindi ibig sabihin dapat akong panghinanan doon. Pwede rin kasi neglected niya yung category or pwede doon ako mag-niche. Kasi neglected niya. Like, halimbawa, di ba may nakita tayo, malakas daw yung healthy juice. Paano ko yung healthy juice niya, lima lang pala nakalagay doon, eh ako kaya ko magbenta ng 100 na healthy juice. Ibig sabihin, pwede ko siyang kalabanin. Kasi tama-tama, uso ngayon yung mga nagpapayat, nagpapaano, puro juice na kong inom. Maka pwede ako mag-forte doon, puro healthy juice lang yung ibenta ko. Kasi lahat ng health buff ang magiging cliente ko. Okay? Juice. Yan o, healthy juice and shake o. Popular yan, talaga. So, sa'yo, marami tumitingin. Okay? Awkward.com. Ha? Ma'am, ready na po ba yung lunch nila? Pwede na po mag-lunch? Okay, pwede na raw kayong... Okay, can you get your food tapos tuloy yung lecture ko ng 12:30? Ha? Kasi next, papaliwanag ko na yung next step after this. Get your food na muna.